Kaugnay ng award-winning indie film na Buakaw, makakapanayam natin si June Lana, ang director nito. Magandang umaga, June. At congratulations sa mga parangal. Magandang umaga, Hawi. Salamat. Okay, hindi nabanggit dun sa AV na you're also a creative director dito sa GMA Network para sa mga entertainment programs. Nakatutok ka sa mga soap operas, no? So, you kind of you go between TV and movies quite a bit kasi hindi lang naman unang pelikula mo yung Buakaw, no? So it's what, your seventh film? Yata mga seventh or eighth. So how is it different? So pinili mo talaga itong straddling into, you know, being in two worlds, no? TV and movie, because they are two worlds in a way, no? Kailangan ko ang pelikula eh, kasi ang pelikula mapagpalaya. Nagagawa mo gusto mo, samantalang ang soap opera, halimbawa kasi may structure ka eh. Kinakailangan masunod ang mga soap opera conventions, gaya ng cliffhangers, bago mag-commercial, kinakailangan mataas ang mga pangyayari para tutukan ka ng mga manonood. Na kapag iniwan mo, baka iwanan ka rin ng mga manonood. Masaya yon, kakaibang klase ng pagsusulat yun, kakaibang klase ng pagkwento, pero iba pa rin para sa akin ang pelikula. Mas malaya mong nasasabi ang mga kwento mo. So as a creative person, mas marami kang freedom. Well, speaking of which, kasi ang napansin ko rito sa Buakaw, yung two main characters mo, kakaiba, no? May isang matanda, si Eddie Garcia, who plays an aging gay man, thinking about death, and then yung kanyang alagang aso, Stray, no? Wala kang mga batang mga guwaping o mga gandang artista rito, no? So, did you have trouble pitching this, selling this? Kasi syempre, kailangan pondohan ng mga ganitong klaseng pelikula. Nahihirapan talaga ako. Marami akong mga producers na nilapitan. Pero hindi kasi ito yung klase ng kwentong sa palagi nila ay magugustuhan ng mga manonood, especially ng mainstream audience. Kaya nagtagal eh. Niyabot ng maraming taon hanggang sa nagdesisyon ako na palagi ko dapat ako na lang ang mag-produce ng pelikula para makwento ko. So many years mo nang iniisip ito? Or yung script, matagal nang nasa na yun? Matagal na. So yung 2007, nasulat ko na siya. At mula noon, iniikot ko na siya sa iba't ibang mga producers. But you must have known na mahirapan ka magbenta ng film tungkol sa isang matanda. Na may, of course, may mga matatanda naman na character, but unusual yung main character mo ay isang matanda. No? So, in a way, it was kind of chaotic or idealistic na project ito. Alam ko talaga eh, dahil kagaya nung unang-una kong screenplay, yung Sa Puso ng Dagat, na hindi natagala din ako bago ma-produce, pero nang na-produce siya, siyang nagbigay sa akin ng napakaraming oportunidad. Naisip ko na matagal na rin akong gumagawa ng mga TV shows sa mga soap operas at panahon na para gawin ko yung gusto ko. Sinulat ko lang siya kung ano yung nasa puso ko. So why were you so committed to this particular story tungkol sa isang matandang badinga na masungit, no? May masungit pa. Well, of course, naging mabait din siya. No? Well, I don't want to spoil it for people who haven't seen it. Pero saan ba galing yung inspirasyon nito and why did you love this story so much? Noong 2007, namatay ang mentor kong si Rene Villanueva. At pinakamalaking takot ko nun, makakalimutan ko siya. Kaya ang character dito ng ni Tito Eddie, ni Eddie Garcia, ay Rene, bilang pagkilala at tribute sa mentor ko. Hindi ito tungkol sa buhay niya, hindi niya ito life story. Pero yung character, Rene, masungit, pero kung makikilala mo, malalaman mo, napaka-generous pala niyang tao. At matagal ko rin gustong gumawa ng pelikula na may aso. Kaya pinagsama ko lang yung dalawang ideyang yun at ito yung nailabas kong kwento. Well, just to recall Rene Villanueva, no, for among writers especially, he was a very well-loved and inspiring figure. But he did not really die old, no? I mean, he died fairly young. Yes, What, in the night? Kailan ba siya yumaong? Noong 2007. And he was just in his 50s, yes, I think. No? Yeah, so he still had a lot of years ahead of him. And it was devastating for me dahil napakalaking inspiration para sa akin si Rene. Because he was a playwright, he also wrote the children's books. Yes. So he was a very versatile writer. At so ninong siya ng napakaraming mga manunod na katulad ko. Si Elmer Gachalian, si Chris Martinez, isa siya sa mga mentors. So in a way, one reason why you like this or love this project so much was it was a tribute to a mentor who had passed away. Para talaga to kay Rene. And yung aso naman, okay, has there been a dog in your life na naka-inspire din kay dito? Mahilig ako sa mga aso, pero hindi ko naisip talaga eh. Kung tatanungin ako kung bakit ko ginawa, hindi ko talaga alam, ginawa ko lang yung gusto ko, pero ano kung napakahirap mag-direct ng isang aso.
Well, yung isang in-assume ko na yung isang mensahe mo rito ay para sa mga bading, mahirap tumanda because karamihan ay walang mga anak no, na mag-aalaga sa kanila. Was this, of course, this was something that entered your mind. Even though this was inspired by a particular individual, there's a kind of a universal message there, no? Na, you know, I'm sure many people think about what will happen to them pag tumanda sila. Tungkol talaga kasi siya sa pagtanda eh. Hindi lang sa pagtanda, kundi takot ng mga tao na yung tatanda kang mag-isa at walang mag-aaruga sa'yo. Na takot ng karamihan naming mga bading. At yun ang gusto kong pasukin. Paano yung isang character na tulad ni Rene, paano niya tatanggapin na tumatanda na siya, nagkakasakit. Ano yung pag-asa na maaari niya pang makita kung dadating ka sa puntong yun ng buhay mo. I don't want to spoil it, pero it ended kind of optimistically. Kaya hindi naman ganun ka-dark yung vision mo tungkol sa pagtanda. Dahil, again, tribute ko siya para sa mentor ko at gusto kong maging celebration siya of life. So, napaka-importante sa kanya halimbawa ng humor na kahit malungkot siya, punctuated by humor, yung silences ng pelikula. At sa dulo, napakahalaga sa akin na maging masaya yung character ko. Dahil yun ang gusto kong mensaheng iwanan sa mga manonood ng pelikula. Okay, very good. So, you're back in television but you will be back in cinema very soon. Yes, again. Yes, may ginagawa ulit akong pelikula na kasama ulit si Tito Eddie tsaka si Eugene Domingo. Sa June yung shoot namin, mga kwentong barbero. Trilogy kasi ito eh, at pangalawang bahagi yon ng sinumulan ko. So Eddie Garcia will be playing Rene again? Kakaibang character. Ibang story naman. In terms of theme, yeah. Okay, congratulations again. Maraming salamat. June Lana, director ng award-winning indie film na Buakaw.